Hello, check, test, check, test, sound check. Test. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon sa umagang ito at papuri po sa Diyos sa ating pong buhay at kalakasan na pinagkaloob po sa atin. Tayo po ay binigyan niya po muli ng pagkakataon sa araw po na ito to worship Him, to celebrate ang kanya pong kabutihan at pag-ibig para sa ating pong lahat. At sa ating pong pagsisimula sa ating pong Sunday School, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na iyong pinagkaloob po sa bawat isa. Salamat po sa pag-iingat mo na kami po ay nakarating po dito to worship you, to celebrate this life and your goodness sa buhay po namin. Kaya naman, Panginoon, sa oras po na ito, as we study your word, ay patuloy mo sana kaming bigyan ng wisdom. Linisin mo ang aming puso upang ang iyo po mga salita at ang mga mensahe mo ay patuloy na maging reminder para sa amin pong lahat. At patuloy din namin itong magamit sa amin pong mga buhay. Ingatan mo po ang aming mga kapatid na papunta po dito ngayon. Makarating sila ng ligtas at makasama namin sila sa pagsamba pong ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay patuloy po tayo sa ating pong Sunday School. Ang ating pong topic this morning ay the character of contentment. So, madalas nating naririnig ito, no? Sabihin nyo nga po, contentment. Diba? Misan, kung saan man tayo napapapunta o saan man tayo nadakong mga lugar, ay madalas nating nasasabi ang, o naririnig ang salitang contentment. And most of the time, maririnig natin ito doon sa mga seniors in faith. Mga seniors in faith, taas po ang kamay.
Oh, kayo po ba kontento na sa buhay ninyo ngayon? Ayan. Di ba? Hindi pa? Alright. So, pag ito po'y naririnig natin yung contentment, madalas nating naririnig ito sa mga taong yung bang masabi nating wala nang hinahanap sa buhay nila. Di ba? Kumbaga, fulfilled na sa buhay nila dito sa ibabaw ng lupa. Pero, this is a character na kailangang nade-develop sa ating pong mga buhay. Kaya ngayon, atin pong tatalakayin in the light of Psalm 23. Sino po ang may alam sa Psalm 23? Alam niyo po ba ito? Yung Awit 23, nabasa niyo na po ito? Di ba? Yung si Yahweh ang aking pastol. Ayan, yan po yun. So mamaya, i-discuss natin what are the things na sinabi ni King David kay God, yung awit niya, na nagturo sa kanya kung ano ang contentment sa buhay. Diba? Most of the time kasi, pag sinabing contentment, ang lagi nating tinitingnan yung Philippians chapter 4. Ano sabi sa Philippians chapter 4 verse 13? That I can do all things through Christ who gives me strength. That is a statement of contentment na ni Pablo. Pero in the light of the Old Testament, makikita din natin na nagkaroon din po ng lesson about contentment yung Psalm 23 na ituturo at ipag-aaralan natin ngayong umaga. So, yung contentment, it is a character to be developed every day sa buhay natin. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng sabihin sa buhay sa sarili mo o sa ibang tao na ngayong araw na ito, kontento ka. Hindi niyo po pwedeng sabihin yun kasi this is part of our character development. Ibig sabihin, every day, tuturuan ka ng Diyos to be ano? To be content in your life. Para maging contento ka sa buhay mo, tuturuan ka ni Lord lagi. Kaya kapag wala tayong daily walk with the Lord, hindi tayo spiritually fit, araw-araw, hindi natin makikita yung sinatawag nating contentment sa buhay. Hindi natin pwedeng sabihin na tayo po ay contento kay Lord, tapos ang pinakang time mo sa Panginoon ay kapag araw lang ng Linggo. Hindi po pwede yun. Hindi nyo pwedeng lokohin ng Panginoon, lalo tigit hindi nyo maloloko. Hindi nyo pwedeng lokohin ng sarili ninyo, lalo tigit si Lord, na kayo po ay kontento kay Lord, kontento sa buhay, kung araw lang ninyo para kay Lord ay araw lang ng Linggo. Kasi dapat, ang para kay Lord, araw-araw. Then we will learn and we will realize the character of contentment sa Panginoon. Nasabi ko nga dito, contentment is something to be learned by all Christians. Ibig sabihin, kung Kristiyano ka, this is something na kailangan mong matutunan palagi sa buhay mo. At hindi ka tuturuan ng mundo na maging kontento sa buhay. Do you agree on this? Hindi kayo tuturuan ng mundo na maging kontento sa buhay. Bakit? Lagi kayong may gustong hanapin. May gusto kayong bilhin, may gusto kayong gawin, may gusto kayong marating, may gusto kayong ganito, may gusto kayong ganyan, lahat. Kahit pa sabihin mong pang nabili mo na yon, darating ang panahon, may lalabas na bago. Parang ayoko na nito. Gusto ko na yung bago. Hindi ka kontento. Di ba? Ganun yan eh. At dahil sa inggit, ay hindi natin makakamit ang kakontentuan sa buhay. Naiinggit ka. Sino po sa inyo naiinggit? Ako lang ang naiinggit? Oh, lahat tayo guilty sa inggit. Lahat tayo naiinggit eh. Di ba? Lahat tayo may inggit sa puso at sa buhay natin. Kahit maliit, meron yan. At hindi natin pwedeng i-deny yung idea na yung inggit na yon na nagdudulot sa atin para tayo po ay mawala ng contentment sa buhay na ito. Bakit? Kasi ang focus natin, hindi sa Panginoon. Kasi kung makikita mo na si Lord yung focus ng life mo, ng spiritual life mo, ng daily walk mo, makikita mo na parang wala naman talaga yun. Makikita mo na parang yung inggit, wala naman talagang puwang sa buhay mo yan. Kasi alam mo na lahat ng bagay kay Lord nang gagaling. Di ba? Kay Lord nagmumula. So dahil sa inggit,
At ang mga Kristiyano ay dumarating din sa panahon na naiinggit, doon natin nare-realize na wala pala talaga tayong contentment sa buhay na ito. So alisin natin yung inggit. Kasi ang kasalungat ng inggit ay yung contentment. Kailangan meron tayong contentment sa ating mga buhay. So basahin po natin ng sabay-sabay yung Psalm 23. 1, 2, 3, go. Sa aking ulo, sa aking saro, at magpakailan may sa bahay ni Yahweh mananahan. So makikita natin dito, this is a psalm of intimacy ni King David kay God o kung sino si God sa kanyang buhay. Ngayon tuturuan tayo ng Psalm 23 to be content with this life. Kasi hindi madalas natin binabanggit na the Lord is my shepherd, I shall not want. Pero marami ka naman talagang gusto. Di ba? You say that si God yung shepherd kasi kaming mga pastor, we are the, ano ba tawag sa amin? Sub-shepherd, parang ganun ang tawag sa amin. So, hindi talaga kami, si Jesus. Ngayon, kapag sinabi mong, the Lord is my shepherd, I shall not want. Pero in reality of this life, marami talaga tayong gusto. Marami talaga tayong hinahanap. Now, the idea na ituturo po sa atin ng Psalm 23 to develop the character of contentment is this. Number one, learn to be dependent on God. So dun sa statement na binanggit ni David na si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pag sinabing hindi ka magkukulang, sa ang aspeto hindi ka nagkukulang? Yan ang tanong. Lord, sabi mo hindi magkukulang. Eh bakit parang kulang ngayon? Di ba? Misan dadating talaga sa point na parang kulang. Pero kapag sinabi mong, dineclare mo sa life mo na si Yahweh o si God ang pastol ng buhay mo, hindi ako nagkukulang, it is a shepherd and sheep relationship. Meron bang shepherd na nagpabaya sa sheep? Nagpabaya ba si Lord sa kanyang mga tupa? Sa atin? Hindi. Yung mga shepherd na pabaya, pinapagalitan ni Lord yun. Pero yung mga shepherd na hindi nagpapabaya, at yun ay si God, kailanman hindi niya pagkukulangin ang kanyang mga tupa. God is our shepherd. Pag sinabing pastol, alam niyo po ba ang karakter ng mga pastol? Yung karakter ng mga pastol, they are really willing to give their whole life for their sheep. Gagawin nila yun just to protect the sheep and the flock. Kaya pag sinabing God is your shepherd, si Yahweh ang ating pastol, kailanman po, hindi tayo magkakaroon ng pagkukulang kasi willing si God ibigay ang lahat para sa atin. So we need to understand that. At in our response, kailangan yung pagdepende sa Diyos ay dapat nakikita sa ating buhay. Hindi ka dedepende sa tao, hindi ka dedepende sa pera, hindi ka dedepende sa kung anumang mga bagay ang nagkakaroon sa paligid natin. Our dependency on God is on God. Why? Yung mga bagay na nasa paligid mo, those are just instruments of the Lord. At hindi para idepende yung sarili mo sa Kanya. Last night, sa Young Pro, ito po yung diniscuss namin. Yung mga tao sa aklat ng Isaiah, ang dependency nila nasa Egypt. Kasi ang Egypt makapangyarihan by that time. Pero alam nyo ba, ang sabi ng God kay Isaiah, warningan mo yung mga tao. Sabihin mo, wag sa Egypt ang kanilang pagdepende sa akin.
Alam niyo yung ginawa sa Egypt, pinarusahan ng Diyos. Sabi ng mga tao, umasa tayo sa Egypt. Wala pala silang maitutulong sa atin. Nakita na ninyo? Ngayon, ganun din. Ang pagdepende ng buhay natin dapat nasa ating Panginoon. So what does it mean to be dependent on God? What does it mean kapag sinasabi nating dependency on God? Una, makikita yung pagdepende mo sa Diyos if you are always grateful in all situations of life. Anong sabi ni Pablo sa 1 Thessalonians 5:18? Sino po may kabisa nun? 5:18 ng 1 Thessalonians. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God for you in Christ Jesus. Pag sinabing in all circumstances ng buhay, wala kang pipiliin dun. It's not your choice. It is God's choice na iparanas niya sa atin yung mga ganong sitwasyon ng buhay. So when we talk about dependency, it is being grateful in all. Pag sinabing all, hindi pa pwedeng ipifilter ng Diyos, hindi, kay Brother Justin, ito lang ang mangyayari, lahat lang ng maganda. Hindi po pwedeng ganun. Pag sinabing all, lahat ng sitwasyon ng buhay, grateful ka kay Lord. Bakit? You are dependent on God. Kahit papakiramdam mo, parang hindi katanggap-tanggap sa iyo yung sitwasyon ng buhay mo, accept mo yun. Grateful ka dapat sa Panginoon. Bakit? Dependent ka kay Lord. Amen? So, doon yung makikita. Bilang Kristiyano, doon natin makikita lagi yun. Pansinin ninyo. Pagka po kayo ay dumarating sa point na kayo ay pinaparanas ng Diyos ng somehow difficult situation ng buhay, and you will say, Lord, thank you po. Yun po yung panahon na sasabihin niyong, Lord, wala na akong ibang inaasahan sa buhay na ito kundi ikaw. Kasi salamat na yung sinasabi mo eh. Hindi na, Lord, bakit kami? Lord, bakit ako? Di ba? Kailangan grateful ka pa rin in all situations of life. When we talk about dependency, hindi mo hinahanap kung ano ang wala sa iyong buhay. Di ba? Kasi hindi ka kontento nun eh. Lagi kang naghahanap ng wala sa'yo. Kasi ang nakikita mo kung ano yung meron ng iba. Hindi mo tinitingnan kung ano yung meron sa'yo. Ang tinitingnan mo kung ano yung wala sa'yo na meron ng ibang tao. Di ba? So kapag meron kang pagdepende sa Diyos, hindi mo hinahanap kung ano ang wala sa iyong buhay. Okay? So be grateful kung ano pong binigay ni Lord. Amen? Yan po ang dependency sa Panginoon. Doon mo sasabihin, the Lord is my shepherd. I shall not be in want. Di ba? Hindi tayo pagkukulangin ng ating Panginoon. Number two is to learn. Kapag gusto nating ma-achieve yung contentment, the character of contentment, number two is to learn to trust God's providence. Nung akin pong ni-research, yung providence, iba siya sa provision. Iba po yung pagpo-provide. Pag sinabing provide, provision ng Diyos, materially bibigyan ka ni Lord. Yung providence, iba po ito. Ang ibig sabihin pala nito, kahit anong pinagdadaanan mo sa buhay na ito, at the end of the day, kung ano yung plano ni Lord sa'yo, yun ang mangyayari. That is God's providence. Ibig sabihin, kahit pinapadaan ka ni Lord sa mahirap na sitwasyon ngayon, sa future, si Lord pa rin ang bahala dun. Yun ang providence ni Lord. Di ba? So learn to trust God's providence. Ibig sabihin, nagtitiwala ka sa kung ano yung pinaplano ni Lord para sa'yo. Di ba? Ngayon, paano? Tingnan po ninyo. Basahin natin, ha? Sabi dito, tingnan po ninyo yung mga highlighted na word. Ito yung providence ng Diyos sa kanyang flock, sa mga sheep. Ito yung providence, ha? Tingnan ninyo. Sabi ni David, si Yahweh ang aking pastol. Kailanman ay hindi ako magkukulang. Bakit daw siya hindi nagkukulang? Tingnan ninyo. Ang ginagawa ng Diyos sa kanya, pinapahimlay, inaakay, pinapanumbalik, pinapatnubayan. Pansin ninyo. Lahat po ba ito na-experience nyo kay God?
Amen? Na-experience natin lahat ito sa Panginoon. Wala namang ibang magpapa-experience sa iyo niyan eh. Di ba? Yung rest, kay Lord yun. Yung pag-akay sa'yo ni God, yung leading sa'yo ni Lord, kanya yun. Yung restoration, kanya yun. Yung guidance, kanya yun. Sa everyday life mo, kay Lord lahat yun. Kaya sabi ni King David, kailangan kong pagtiwalaan ang lahat ng plano ng Panginoon sa akin. Kasi ganito ang kanyang ginagawa sa ating mga buhay. Pinapahimlay sa luntian, di ba, ang shepherd naman, wala naman siyang ibang gusto. Siyempre, kailangan niya pakainin yung mga tupa. Saan niya dadalhin yun? Dadalhin niya ba yun sa dry land? Saan niya dadalhin? Sa luntiang pastulan, para makakain. Kasi mamamatay pag hindi nakakain. So, hahanap yung shepherd ng luntiang pastulan. And that is God. Na ginagawa sa ating mga buhay. Inaakay sa tahimik na batisan. Bakit tahimik? Bakit merong adjective na tahimik? Kasi po, hindi umiinom ang tupa sa maingay na ilog. Kailangan maganda ang agos, tahimik ang tubig. Doon lang po sila umiinom. Pinapanumbalik ang kalakasan. Restoration. Kapag nangihina ka, sino magpapalakas sa'yo? Si God. Pinapatnubayan sa tamang daan. Yung landas na nilalakaraw nung ginagawa ng shepherd. Diba? Hanggat maaaring ka, sama-sama silang lumalakad sa isang path eh. Hindi sila nagkakahiwa-hiwalay. And that is God na ginagawa po sa ating mga buhay. So tingnan po natin. Sabi dito, ito yan. Sa English, lets me lie down or leads me, yung pinapahimlay o inaakay, God is the cause of refreshments. O refreshment ng buhay. Bakit? San siya dinadala? Pinapahimlay sa luntiang pastulan at inaakay sa tahimik na batisan. Refreshment. Kapag po kayo ay uhaw na uhaw, ano pong hinahanap ninyo? Eh, tubig o soft drinks? Tubig, tubig. Huwag soft drinks, tubig. Pag uhaw na uhaw ka, ang hinahanap mo, tubig. Pag nagugutom ka, ang hinahanap mo, samgyup. Hindi, pagkain. Pagkain. Diba? Anong ginagawa sa iyo ng mga bagay na yon? Nanunumbal, na ano ka? Nagkakaroon ka ng refreshment. Lumalakas ka eh. Somehow. Diba, pag uminom kayo ng malamig ngayon, ang init ng panahon, uminom kayo ng malamig na malamig na tubig, sasakit po ang lalamunan nyo. Diba, pag inom nyo, yung iba, sinasabi, ah, sarap, ang lamig. Nare-refresh ka. Ganun ang ginagawa ng Diyos. Diba? Ganun ang ginagawa ni God. Yun ang providence. Yun ang plano ni Lord sa'yo eh. Renews my life. Pinapanumbalik. Nire-restore ang strength and vitality. Diba? Lumalakas ka ulit. Nagiging okay ka ulit. You are ready to move. You are ready to do things ulit. Right paths. Pinapatnubayan. Ito. Si God, dadaling ka niya sa safe na daanan that are free from danger. Bagamat dumadaan tayo sa medyo malubak, rocky, mahirap, pero rest assured po ako, safe tayong lahat doon. Amen? Safe tayo lahat doon. Kasi yun si God eh. Hindi ka naman niya ayaang mapahamak sa pinagdadaanan mo sa buhay mo. That is to strengthen your life. Kaya nga sabi ko dito, God knows the future. Hindi mo pwedeng questionin ang Diyos pagdating sa kung ano ang ipaparanas niya sa buhay mo. Kasi alam niya yun. Alam ng Diyos ang mabuti para sa atin. At alam din ng Diyos ang kailangan natin. Amen? Ito yung providence na sinasabi ko po sa inyo. When we realize na contento tayo sa Panginoon, alam natin sa ating mga buhay na alam din ng Diyos kung ano yung mabuti para sa atin, para sa iyo, at alam din ng Diyos yung kailangan mo. Di ba? Alam din ng Diyos yan. Eh, hindi naman madamot si Lord eh. Yun nga yung ginagawa niya para sa atin eh. So always remember that God cares for you.
iniingatan ka ni Lord. Mahalaga ka sa Diyos. Kaya huwag mong iisipin na pababayaan ka niya. Diba? Sa pinagdadaanan mo ngayon, hindi ka pababayaan ng Diyos. God cares for you. But always remember that the purpose of everything, sabi dun sa verse na binasa natin, sa verse 3, the very purpose, don't forget this, meron po tayong counterpart. Meron tayong dapat gampanan. And the purpose is to glorify God. Sabi ni David dito sa Tagalog, at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang, sabi ni David, upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Ibig sabihin, the goal of this life is to glorify God. Diba? That is the providence. Kaya, mahal ka ng Diyos, kaya magtiwala ka sa Kanya. Huwag mong aalisin kay Lord yung tiwala mo. Basta ang buhay na dapat nating ikinikilos at ginagawa, ay ano, nagbibigay papuri sa ating Panginoon. Number 3, to learn the character of contentment is to learn to live above life circumstances. Ibig sabihin, you live above. Kahit anong sitwasyon ng buhay, you live above on it. May mga struggle ka financially, you live above. Struggle ka sa health, you live above it. Struggle ka sa ministry, you live above. Struggle ka sa relationship, sa family, you live above it. Kasi yun ang contentment. Alam niyo, sabi ni David, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan. Namuhay siya higit pa doon sa takot ng kanyang kamatayan. Bakit? Pagkat ikay aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo ay pamalo aking gabay at sanggalang. So learn to live above life's circumstances. May mga bagay tayong pinagdadaanan sa buhay, pero let us learn to live above it. Bakit? Kasi hindi ka naman kakalimutan ng Diyos. Sabi ni David, dumaan man ako sa libis o sa madilim na libis ng kamatayan, I have no fear. Dahil kasama ko ang Diyos, sabi ni David. Diba? So what does it mean nung sinabi niyang darkest valley? It is sa Hebrew word, shal and mot, na ang ibig sabihin, shadow of death. Anong sabi sa ibang version? Even though I walk to the valley of the shadow of death, sabi ni David, I will fear no evil. And that is the greatest danger. Ano bang pinakang greatest takot ng buhay mo? Mamatay? Do you live above it? Sabi ni David, darkest valley ng tao, mamatay. Mawala sa mundong ito. Pero sabi ni David, I will live above it kasi meron akong Diyos. Kaya sabi niya, that is contentment. Kaya nga, huwag niyo pong kakalimutan that God is there in your darkest moments. Hindi ka naman titigilan ng Diyos eh. Hindi magsasawa ang Diyos sa'yo. Kung ikaw ay nasa darkest moments ng buhay mo ngayon, God is always there for you. Ano sabi ni David? Paano niya nasabing God is always there for him? Sabi niya, pagkat ikay aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Doon niya sinabing, Lord, kahit ako'y dumaan sa libis ng kamatayan, nandiyan ka pa rin para sa akin. Hindi mo po ako kakalimutan. Kaya always remember na ililigtas ka ng Diyos sa panahon ng kapahamakan. I-recover ka niya doon. Ibabangon ka niya doon. Tutulungan ka niya doon. Hindi ka niya kakalimutan doon. Di ba? Kaya, alisin ang takot, alalahanin mong may Diyos ka. Di ka naman nag-iisa eh, may Diyos ka nga eh. Diba? Alam niyo ba si King David, maraming gustong pumatay sa kanya nung siya ay naging hari ng Israel. Ang dami. Kaya hindi siya lumalaban eh. Hindi siya pumapatol doon sa mga tao. Kasi ang gustong pumatay sa kanya, si Absalom, anak niya yun. Si King Saul, ay anointed one ng Diyos yun. Hindi niya malabanan. Natatakot siya. Ang ginagawa niya, nagtatago nga siya sa kuweba para hindi niya ma-encounter yung mga tao ngayon. Diba? Maraming gustong pumatay kay King David. Pero inalis niya yung takot at inalala niyang siya ay merong Diyos sa kanyang buhay.
Pangapat po is learn to trust God's power and provision. Now, sabi ng verse, makikita nyo dito yung shifting nung nangyari. Sa verse 5 and 6, binanggit dito yung salo-salo, yung anointing ng oil, yan. Sabi dito, yung kabutihan, yung blessing ng Diyos, pag-ibig ng Diyos, hindi nakukulang sa Kanya habang buhay at siya po ay mananahan sa tahanan ng Diyos. Now, ano bang ibig sabihin nito? Oil is a symbol of rejoicing and in welcoming guest. Nag-boost ng oil, nag-celebrate, that is a symbol of rejoicing. Ibig sabihin, coming from verse 4, nasabi ni King David, even though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Sabi ni King David sa verse 6, in other words, kung ang oil ay simbolo ng rejoicing, in a very short statement, sasabihin niya sa Diyos, I will rejoice. Diba? That is contentment. Diba? Sabihin niyo nga po, rejoice. Hindi po yung shampoo, ha? Yung ano, sumusunod sa galaw. Hindi yon. Rejoice. Be joyful. Sa buhay. Imagine niyo si David, he realized the idea of contentment. No, sinabi niyang, even though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil. And I will rejoice in the Lord. Can you see that? Bakit? Bakit niya sinabi yon? Nagtitiwala siya sa kapangyarihan ng Diyos at sa provision ng Diyos sa kanyang buhay. Okay? So sabi dito, God is our protection against enemies. Kung ano man ang lumalaban sa iyo ngayon, poprotektahan ka ng Diyos. And you need to rejoice in it. Rejoice because of God's power. Rejoice because God provides. Sabi ni David, pinaghanda mo ako ng celebration kahit maraming gustong pumatay sa akin. Naranasan ko ang kapangyarihan mo kahit nandun ako sa valley of the shadow of death. I will rejoice in the Lord. Sabi ni Paul sa Philippians chapter 4, verse 4, rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. Diba? Halos the same sila ng idea in the idea of contentment. It is rejoicing in the Lord kahit anong sitwasyon ng buhay. So God's goodness and faithfulness and faithful love is always with you. Always remember this. Diba? Sabi niya dun sa dulo ng verse 4, kabutihan at pag-ibig mo sa akin di magkukulang, siya'y makakasama ko habang ako'y nabubuhay. Yun yun. Goodness and faithful love ng Panginoon. Lasa'yo palagi yan. Yan po ang idea ng contentment. Kaya, lagi nating mararanasan ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos. At bilang huling paalala sa atin, always remember this, mga kapatid. Contentment in this life is in Jesus alone. Kaya po sana, wag tayong bibitaw. Wag tayong aalis sa Panginoon. Lahat tayo mananatili sa Panginoon. That is the idea of having the character of contentment. Kailangan matutunan natin ang mga bagay po na ito sa ating mga buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Let us all pray. Panginoon, salamat po sa umaga pong ito for reminding us na matutunan po namin yung character of contentment. Sa buhay po ni King David, marami din po siyang pinagdaanan, maraming struggle. Pero yung Psalm 23 ang nagturo po sa amin para magkaroon ng contentment sa buhay po na ito. It's really hard, Panginoon, dahil minsan kinukulang po kami sa aming spiritual life. But Lord, tulungan at turuan mo po sana kami na matutunan ito sa aming mga buhay. Regardless po kung ano yung sitwasyon namin, help us to embrace the contentment of this life sa piling mo. Nawa po ay maging pakinabang ito para sa aming lahat. At ang buhay po namin ay makita mo na palaging umaasa po sa iyo.
Salamat po, Panginoon. Ito po ay pong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang maganda at mapagpalang araw po sa bawat isa. Hiniling ko po na tumayo ang lahat. So, mari po ba natin tingnan ang ating kalapit, ang ating katabi, at bigyan natin ng matamis na ngiti at ating kamustahin at sabihin natin, God bless, kapatid. Okay. So, ngayong oras pong ito ay muli po tayo magtataas ng ating tinig sa ating Panginoon para ipakita kung gaano natin kamahal ang kamahal ang ating Panginoon at bilang pasasalamat sa Kanya. Awitin po natin, pupurihin ka sa awit. Iyong
kapangyarihan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kalangalan, kapangyarihan magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Tayo po'y manalangin, Panginoong Jesus, sa makapangyarihan sa lahat. Andito po kami mga anak mo na napupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon. Nawa po ay gisingin mo ang puso ng bawat isa sa amin upang itong araw na ito ay ibigay namin sa iyo na may papuri at pasasalamat. Maraming maraming salamat po sa gabay at patnubay. Maraming maraming salamat po na kahit may mga pagsubok na dumating ay naandiyan ka at hindi mo kami iniiwan. Panginoon, sa araw na ito at sa mga araw na darating ay iniaalay namin sa iyo ang buhay namin upang maging kalugod-lugod sa iyong kalooban, Panginoon. Nawa po ay lagi mo kaming gabayan at patnubayan. Ito lang po ang sama namin talangin sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So bago po tayo magpatuloy, bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. So dito po sa susunod na awitin, inire-remind po ang bawat isa sa atin kung gaano po minamahal at iniingatan, pinahalagan ang bawat isa po sa atin. Na kung saan kanina sa ating Bible study, pinakita po doon na tayo po ay lubos na magtiwala, lumapit sa ating Panginoon. Hindi po niya pababayaan ni iiwan ang bawat isa po sa atin. Sunod po nating awitin ng May Kasiglahan, My Redeemer's Lives. Palakpak po natin ang ating mga kamay para po sa ating Panginoon. I know you rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe.
Ating awitin for all you've done. Again.
from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. 'Cause you came here from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. The world will
Sa oras po ito ay pagbulay-bulayan po natin muli ang mga salita ng ating Panginoon. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos na buhay ay walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na mamamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. At ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamdan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Tayo po'y manalangin. Kataas-taasan namin Diyos, Diyos ng dakila at makapangyarihan sa lahat, Panginoon, tunay nga po na kayo ang dakila at pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa umagang ito na kami po ay nagkatipon-tipon sa inyong bahay-sambahan upang purihin po kayo sa espiritu at katotohanan. Tunay nga po, Panginoon, na kayo ang hari, kayo po ang narapat lamang na papurihan at dakilain sa oras na ito, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa mga salita mo na napakinggan na namin sa aming paralang dinguhan, mga paalaala na magpapatibay ng aming pananampalataya. Marami pong salamat sa mga awit na aming inawit, Panginoon, na wa ay naging mabangong sa iyo ang mga ito sa iyong harapan. At Panginoon, sa pagdako po namin sa pangalawang bahagi ng aming pananambahan, Panginoon, kayo po ang siyang manguna sa amin. Pagpalain mo po ang lalaki na itatayo mo sa aming harapan. Nawa po ay ang mga sasabihin niya ay mangyari na manggaling lamang sa inyo pong banal na karunungan. At Panginoon, dalangin po namin na kami pong magsisipakinig ay patuloy na buksan mo ang aming mga puso at isipan. At malayang makapasok sa amin ang mga salita mo at magkaroon ito ng bisa upang lalo pang mapatibay ang aming pananampalataya at makapalakad kami ng naayon sa iyong turo at aral. Panginoon, nawa po ang inyong kapayapaan, ang igawad mo sa amin hanggang sa matapos po ang aming pananambahan nito. Ito na lang po aming sinasamot dinadalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Po sa ating lahat, ang aawitin po namin ay isa sa magiging special number po no, sa ating anniversary. So, ini-introduce po namin siya para po sa anniversary as ay mas masaya po nating mabigyan ng pagpupuri ang ating Panginoon. Samahan niyo po kaming awitin ang puso ko'y nananabik.
pangyarihan mong taglay, buhay ay lumaya. Kagalingan ay nakamtan, buhay ay sumiklam. Karapat-dapat lang napapurihan ka, pasasalamat ay sasambitin kuina. Morning po sa bawat isa po sa atin. Palakpakan po natin si Lord. At salamat po sa special number na si Ara Faith ang nagdala. Praise God po.
Kahapon po ay naganap po ang National Kalalakihan Convention na kung saan ay hosted po tayo po dito sa Laguna. At ito po ay dinaluhan ng almost 800 po na mga kalalakihan buong Pilipinas. Palakpakan po natin si Lord. Sa tingin ko po, yun ang pinakamarami from the previous conventions po ng kalalakihan. Naniniwala po ko ito po ang isa sa pinakamarami po nating attendees, lalo tigit na hindi po kasabay ang kababaihan. Eh, siyempre, tangay ng mga kababaihan ng kanilang mga asawa. So, ayun po ang naganap po kahapon. At medyo pinakita po ng Diyos ang kanya pong kapangyarihan kasi ang nagpa-register lang po talaga, pre-reg ay 250. Or parang ganun po, almost 300. Tapos ang dumating po ay 800. So, gumawa po ang paraan ng Diyos, napakain po natin ang mga kalalakihan po natin. Wala naman nagreklamo at hindi naman po sila naghintay ng matagal bago sila pakainin. Kaya yun po ay lahat ay kapurihan sa Panginoon. Gamit po ang mga masisipag po nating kalalakihan. Kasi po dito po sa cluster po natin, nakatoka po ang pagkain. Kaya po talagang busy po yung ating mga kalalakihan kahapon. At naging maayos po yung ating pong program. First time ko pong mag-MC. Kami po ni Ninong Kaka nag-MC. At first time ko pong nasa unahan buong maghapon ng convention. Halos marami po tayo mga kapatiran sa Liliw na kung saan ginamit. Ano, sila Sister Michelle ay talagang nagpa, yung kanilang umaapaw na kape. Ay talagang blockbuster po sa mga kalalakihan. Kaya praise God po. Ano po? At alam ko po yung sound system na ginamit kahapon is also will be our sound system po for next week. Kaya mukhang okay naman po talaga yung kanila pong serbisyo. At meron din po, alam ko, meron tayong coffee from Ate Michelle din po ata next week na po. Para meron po. Ano? So, only coffee pa rin po ata tayo next week. So, kung hindi po ninyo nalalaman, next week na po ang ating pong anniversary. Ready na po ba kayo? Ayan. So, talagang kailangan i-full blast na po natin yung ating pong preparation. Kaya ang inyo pong pinakamalaking ambag, mga kapatid, doon ay dadalo po kayo. Huwag po kayong papayag na hindi po kayo kasama sa dalawang araw po nating activity starting Saturday, which is our fun run and our motorcade. Ano po, nagbaba na po tayo ng instruction sa ating mga auxiliary group. Ano po, sa ating pong motorcade, may bawat color po ng logo na ibinigay po tayo sa ating pong mga auxiliary para pare-parehos po tayo. Ano po, papakita po natin. And may ginagawa po kami ng mga kabataan na flyers yung pinamimigay po for evangelism. At ang title po noon ay Church of Christ, Sino Ba Kami? So ang purpose po noon ay ipakilala ang ating pananampalataya at paniniwala sa buong Liliw. May ina-edit lang po tayo. Actually, originally, kinreate po yon ni Prof. Wisman. Pero meron po akong gustong baguhin at i-edit po doon. So we will work on that po for this whole week. Kaya po, kinakailangan po ang ating pong participation. Amen po? Makakaasa po ba si Lord? Ayan. Since our team is passion for His mission, at nais po nating ma-involve ang ating mga sarili sa pangangaral ng salita ng Diyos, minsan po ba ninyong natanong ang inyong sarili, paano ko po gagawin yon? Sino po dito ang nag-iisip na gustong-gusto niya mag-share ng salita ng Diyos pero hindi po niya magawa dahil hindi po siya equipped? Naranasan niyo na po ba yon? Well, today is your, not your lucky day, but your opportunity para po matutunan yan. Ang ating pong message ay somehow parang gagawin po nating pagtitrain, pagtuturo sa bawat isa paano po tayo mag-share ng salita ng Diyos gamit po ang isang verse lang. Ginawa na po namin ito ng mga kabataan, yung one verse evangelism, nung kami po ay bago magpandemya. Kaya sabi ko, it's siguro tama lang na gawin po natin ito today para ma-equip po tayo. So I'm encouraging everyone, kung meron po kayong mga notes or yung inyo pong mga cellphone,
please do take note lahat po ng ating pong pag-aaralan ngayong umaga para matutunan po natin, nagkaroon kayo ng chance, kausap ang inyong kaibigan, kamag-anak, and you want to share the Word of God. Gusto mong maipakilala ang Ebanghelyo sa kanya. Gamit lang ang isang verse, ngayon po ang pagkakataon po na yan. Ang verse po na gagamitin po natin, alam niyo po ba na hindi lang John 3:16 ang isa sa pinakamagandang verse sa Bible? Meron pang isang maganda at isa po ito sa paborito ko, ito po ang Romans 6:23. Pulpak po yung verse po na yan. Lahat ng kinakailangan natin, basic, for winning soul or sharing the gospel, ay nakasulat po sa isang talata na yan sa Romans 6:23. Kabisado po ba ninyo? Sino po nakakabisa? Sa English, for the wages of sin is death, but the gift of... Basahin na nga natin. Basahin po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Gamit po ang talatang ito, ituturo po natin sa bawat isa, paano ko po, Pastor, pwedeng ituro yan at ishare sa iba. Okay, ready na po ba kayo? Gamit po ang Romans 6:23, nilagay natin ito ng title that All I Need to Know About Me. Kung ano ka, at sino, at ano ang pag-ibig ng Diyos and God's love in one verse. Simulan po natin, iisa-isahin po natin. The first na gusto ko pong i-share po sa inyo is the word wages. Iisa-isahin natin lahat ng word. Ano po, when you share, sabihin po ninyo yung salitang wages. Sabihin niyo po, wages. Ano po sa Tagalog yan? Bayad. Sino po dito ang nagtatrabaho? Taas ang kamay. Sino po dito ang laging excited kapag dumarating ang araw ng sweldo? Ako lang po ba? Ayan. So, wages. Ibig sabihin po ng wages, it is what we receive in return to the work we have done. Ang sweldo ay kabayaran sa lahat ng mga ginawa po natin. Nagtrabaho ka ng 8 hours a day, kung ikaw ay arawan ng sweldo, ibibigay sa iyo yun. Kapag ikaw ay nag-work ng overtime, may additional pay yun. Tama po? Ibinibigay ito ayon sa trabaho na ating pong ginawa. Ano po ang mararamdaman ninyo kapag hindi ho ninyo na-receive yung dapat na sweldo ninyo sa inyong tinrabaho? Ano po mararamdaman ninyo? Nagtrabaho kayo tapos hindi kayo sinweldoan. Siyempre magagalit po kayo. Ano po? Nagtrabaho ako tapos ito lang ibibigay sa akin. Hindi naman ito ang ipinangako. You know, mga kapatid, lahat po ng ginagawa po natin dito sa mundo ay may bayad. Lahat po ng ginagawa po natin dito sa mundo ay may bayad. Minsan, lagi nating sinasabi, I deserve this. Tama po kayo. Lahat po ng effort, iniisip po ninyo, sinasabi po ninyo, pinapriority po ninyo, pinaglalaanan po ninyo ng panahon at oras, lahat po yan ay may bayad. May kabayaran po yan. Halimbawa, isa sa mga negatibong bayad, kapag po kayo ay mahilig kumain ng kumain at hindi po kayo magpipigil, may bayad din po yan. Pagtanda ho, minsan inaani na po yung sweldo. Ano, kapag mahilig sa mga ganito, mahilig uminom, mahilig may ganyan, may mga bisyo po tayo, may bayad din po yan. Lahat po ng effort na ginagawa po natin may bayad. Sakit. Pag tumaas po ang BP po ninyo, kapag po tumaas ang mga yung mga blood chemistry po ninyo, yan ho'y bayad sa mga bagay na ginawa po natin. Amen? Bayad po yan. Na nagpagod ka, nagpaka-stress ka, bayad po yan. Kumain ka ng hindi mo dapat kainin, bayad. Kung ikaw may nagdisiplina at bumaba lahat at gumandang iyong kalusugan, bayad yan sa effort na ginawa mo. Lahat po ng bagay may bayad. Kung paano ka itinuturing ang iyong asawa, paano ka gumagastos ng pera, lahat po yan may balik sa atin. Nakukuha po ninyo? So when you teach this, we teach the truth. Lahat ng bagay may bayad. At makukuha mo kung ano ang deserve mo. Lahat po na nararanasan natin yan, deserve natin.
Kasi baka mamaya doon tayo nag-invest. Doon tayo nag-invest ng emotion, emotion of happiness, joy, sorrow, anger, lahat ng yan. Kung doon mo in-invest, babalik sa atin yan. Lahat may bayad. Sabihin niyo po, lahat may bayad. So, yun yung wages. Pumunta po tayo sa susunod na word. The second word na nakakulay red is the word sin. Pag narinig niyo po ang salitang kasalanan, ano po ang pumapasok sa inyo pong isipan? Pwede niyo pong gawin yun. Oh. Mare, pag narinig mo ang salitang kasalanan, ano ang iyong naiisip? Magbigay po kayo ng isang kasalanan inyong ginagawa. Ang kasalanan ay paggawa. Therefore, kung tayo'y gumagawa ng masama, anong sabi? Ito din ay merong kabayaran. Sin is all the wrongdoings we think, we do, and we say. Nagkakasala ang tao hindi lang sa kanyang ginagawa. Nagkakasala ang tao maging sa kanyang sinasabi at maging sa kanyang iniisip. Malinaw na binanggit ng Bible at ng Diyos na ang kasalanan ng tao, kasi sa lumang tipan, parang actions lang eh. Pero dito, binanggit ni Jesus Christ sa New Testament, pwede kang magkasala ng pangangalunya sa isip pa lang. Pwede kang magkasala ng murder sa Panginoon sa pag-iisip pa lang. Lahat pala ganun yon. Kung sa Old Testament, action ang basihan ng iyong kahit sa mundo eh, no? Kung anong ginawa mo, kung anong sinabi mo. Pero sa Panginoon, hindi. Sa isip pa lang, inisip mo na may gagawin kang masama, inisip mo na may gagawin kang gano'n sa kapwa mo, ay nagkakasala ka na. At dahil tayo ay nag-isip ng masama, nakapagsalita ng masama, nakagawa ng masama, may bayad po yan. Sabihin niyo po sa katabi ninyo, may bayad yung ginawa mo. Ayan. Kung tayo hindi naging mabuting katiwala ng pera, kung tayo hindi naging mabuting asawa, kung tayo hindi naging tapat sa ating mga magulang, kung tayo yung nagsisinungaling, lahat ng ginagawa po natin, kung tayo may mga kasalanan nililihim, gumagawa tayo ng mga bagay na hindi ayon sa Diyos, hindi ho pinapalagpas ng Diyos lahat yan. Bagamat ang Diyos po'y may bigin, pero hindi ho nangungunsinti ang Diyos sa kasalanan. Kaya ako, payo ko po sa bawat isa sa atin, maging sa aking sarili, bantayan ho natin ang ating pong mga gawa. Kasi minsan, we take for granted si Lord. Kasi alam naman nating patatawarin tayo ni Lord. Alam nating mayaman ang biyaya niya. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, huwag niyong gawing lisensya na dahil mayaman ang biyaya ng Diyos, ay magkakasala ka. Kaya sabi ni Paul, what shall we do then? Gumawa ka ng kasalanan para tumaas din ang biyaya ng Diyos? Hindi po ganun. Kaya do not take for granted lahat po. Bakit? Bagamat ang Diyos ay may kapatawaran, tandaan po ninyo, ang termino nga namin sa mga pastor, may buntot ang kasalanan. Minsan, yung kasalanan ginawa natin, nakalipas na. Oh, nakalimutan na natin for years. Pero hindi mo alam, may buntot yun. Darating ang panahon, babalik sa'yo yun. Hindi ho yun, karma. Hindi ho tayo naniniwala doon. Ang tawag ko po doon ay, kumbaga, consequence ng mga ginawa po natin. Halimbawa, lapastangan tayo sa katawan. Noong tayo po'y bata pa, tumigil tayo. But for many years, talagang hindi natin naalagaan ang ating mga katawan. Yun po'y isang halimbawa lang. Tumigil tayo. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Siyempre si Lord, patatawarin tayo. Pero yung effect na nangyari doon sa ating katawan, hindi na natin mababago yun. Naging masama tayong magulang sa ating mga anak. Wala kang panahong kausapin siya. Hindi mo siya pinaramdaman ng iyong pagmamahal. Then after 10 to 15 years, you have realized, hindi ako naging mabuting magulang. Humingi ka ng tawad sa Diyos, humingi ka ng tawad sa iyong mga anak, patatawarin ka ng Diyos at ng iyong anak. Pero siguro yung trauma, yung culture na kanalakhan ng inyong anak, hindi nyo na mababago yun. May palo. May buntot. Yun yung termino namin. Ibig sabihin, may consequence lahat ng mga ginagawa natin dito sa mundo. Ngayon, majority of us, according to the Bible, nagkasala po tayo. Kaya,
may bayad din po yung ating pong kasalanan ginawa. Pastor, paano po yung kasalanan ko? Kumupit lang ako ng piso. Nagsinungaling po ako, pero para naman sa ikabubuti. Lahat yan mali. Okay? Doing things that God doesn't want us to do is called sin. Ginawa mo yung gusto mo, hindi mo ginawa yung gusto ng Panginoon, ang tawag po doon kasalanan. Yung pagtatapon ng basura kung saan-saan, kasalanan po yon. Pag-ihi kung saan-saan, kasalanan po yun. Kasi may mga rules na hindi po natin sinusunod. And sin separate us from God. Huwag niyo kakalimutan ikwento yon. Kapag ang isang tao ay gumagawa ng kasalanan, malayo siya sa Panginoon. Kailanman ang isang taong gumagawa ng kasalanan at parehas na naglilingkod sa Diyos ay hindi totally makakalapit sa Kanya. Meron ako nakausap na ganun eh. Kwentuhan namin, pareho naman kami makasalanan, sabi ko sa Kanya, kahit pa ang dami nating effort na ginawa natin sa ministry, kasi ako, aminado ko, ang dami kong nagawang kasalanan. Alam niyo, sabi ko sa Kanya, nung panahon na gumagawa tayo ng masama, bagamat marami tayong nadadala sa Panginoon, hindi tayo good shot kay Lord. Eh, habang nagsisermon ka, may ginagawa kang mali. Habang tumatayo ka sa unahan, pag uwi mo, may ginagawa kang hindi maganda. Maaaring ang mga tao ay na-bless, pero ikaw, alam ng Diyos, may ginagawa kang mali, hindi siya matutuwa sa lahat ng ginagawa mo. Because sin separate us from God. The wages of sin, dahil tayo gumawa ng kasalanan, may bayad po yan. Ngayon, yung next word na itinuturo po sa atin is debt. Sabihin niyo po, debt. Ang kabayaran ng kasalanan, ano daw ang sweldo ng kasalanan? Kamatayan. Kaya pala ang tao mamamatay. Dahil tayo po ay walang ibang ginawa, karamihan sa ating pumbuhay, kundi gumawa ng kasalanan. Lahat tayo guilty doon. So what comes to your mind when you hear the word death? Pag po naisip niyo ang salitang kamatayan, ano po pumapasok sa inyong pangisipan? Siguro minsan ang iniisip natin, paano ako ibuburol? Ano kaya magandang suot ko? Okay, sino bang dapat magsalita? Minsan sinasabi ko sa asawa ko, pag ako namatay, meron akong mga sermon sa YouTube. Yun yung gusto kong i-play kapag ano, ako din ang magsasermon sa burol ko, sabi ko. Tapos pag ililibing na ako, ako din yung magsasermon doon sa taas. Na si Pastor Justin na lang ang magbubudbud ng abo sa akin. Pero ako po lahat ang magsasermon. Para habang nagsasabi ko, para pa habang nagsasermon, umiiyak kayo. Naalala nyo. Minsan ganun, iniisip natin. So when we hear the word death, sometimes we think of the people na iiwan natin. Ang nasa isip lang natin, pag iniisip natin yung kamatayan, is the physical death. Pero alam po yung death na binabanggit dito sa Romans 6:23, is not only physical death, but also spiritual death. May dalawa pong kamatayan ang itinuturo ang Bible. Mamamatay ka physically, at mamamatay ka spiritually. At yung lugar po na yon na spiritual death, ay yung tinatawag po na impyerno. Sa Bible, wala pong gitna. It's either heaven or hell. Tanong ko po, may tao na po ba sa langit? Wala pa. Tama po. Kasi ang sabi ni Jesus, sabay-sabay tayong papasok doon. Meron po tayong tinatawag na intermediate place or the paradise na kung saan ay pinagdala ng Diyos kay Lazaro according to the Bible, na yun po yung lugar. Meron ding Hades sa mga taong hindi sumunod sa Kanya. Ibig sabihin, when we die, may pupuntahan po tayo. At dahil po tayo gumawa ng kasalanan, ang ating pupuntahan ay impyerno. Habang buhay na pagpaparusa ang ibibigay sa atin ng Diyos. Beside eternal death, sin also kills the true joy of living. Nasa lupa ka pa, buhay ka pa, ang isang taong nabubuhay sa kasalanan ay parang nabubuhay na rin sa impyerno. Hindi ho masaya ang isang taong gumagawa ng kasalanan. Believe me, kapatid, kung ikaw ay may ginagawang masama sa buhay mo, you can truly say to yourself that you are not living the best of your life. Kung ikaw may maling
actions o tinatawag nating hidden sin na ginagawa. It could be your words, thinking. Kapag hindi mo sinosurrender kay Lord yan, hindi ka mabubuhay ng masaya dito sa mundo. Lagi na lang mainit ang ulo mo because you are not surrendering everything to the Lord. Hindi ho masaya ang buhay ng gumagawa ng kasalanan o nabubuhay sa kasalanan. Kaya tell it to your neighbor sa katabi mo, hindi masaya yan. Kaya bayad yun eh. Mga kapatid, that is the wages of sin. Dahil gumawa ka ng mali, may bayad yan. Now, the next word is, tapos na po tayo dun sa masakit na part. Yeah, sabi nga dito, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po tayo nakagawa ng mali. Wala ang sino man sa atin ang magkakaroon ng good point sa langit. Kaya isipin po ninyo yung mga sinasabi nating one point sa langit, good points, kasi may tinulungan ako. Ang sabi ni Pablo, for all have sinned and fall short of the glory of God. Kumbaga sa basketball, lahat ng tira mo, kapos. Hindi ka makashoot, kaya wala kang points. Ang galing-galing mo, pag isushoot mo na, hindi pa rin shoot. All have sinned and fall short of the glory of God. Pero yung next word, ano po yung susunod na word? But. Ito pong conjunction po na ito, ang pinakamagandang word na nabasa ko po dito. Sa Tagalog, ano po yung but? Pero. Alam niyo po ba yung pero? It is the word of hope. Sabi niyo po, hope. Pag narinig niyo yung salitang pero, pag-asa yon. It makes the previous statement not important. What we are going to discuss next is the opposite of everything we heard. Pag itinuro nyo, itong but, lahat ng maririnig mong susunod, maganda na. Kakalimutan mo na. Alam nyo, very deceiving ang but. Halimbawa, binagsabi po sa inyo, ang galing-galing mo, pero wala nang kwenta yung unang sinabi sa'yo magaling. Ibig sabihin, para ka lang niyang sinasabihan na maganda, pero meron sa talagang itutumbok sa'yo. Ang galing-galing mo sana, pero ang tamad-tamad mo naman. Ang gusto niya talagang sabihin, tamad ka. Ang galing-galing mo sana, matagumpay ka na sana, pero, yun pong pero, buburahin niya yung lahat ng magagandang statement na. Eh ito, yung nauna po nating sentence, pangit. Ibig sabihin, yung kasunod nun, buburahin yung kasalanan, buburahin yung impyerno, buburahin yung bayad sa kasalanan. But, the word next to but is the word gift. Sabihin niyo po, gift. What is the difference of wages and gift? Pag may kakwento nga kayo, anong pinagkaiba mare, pare, ng sweldo sa regalo? Sige po. Ang sweldo ay pinagtrabahuhan. Ang regalo ay bigay. Hindi mo pinagtrabahuhan yon. Pag binigyan ka ng sweldo, siyempre, dapat sa'yo yun. Pero pag may nagbigay sa'yo ng regalo, iba po ang saya nun kasi hindi mo naman pinagtrabahuhan yon. May nagregalo sa'yo ng ganito. May nagbigay sa'yo ng pera. Uy, salamat po, Panginoon. Bakit? Hindi mo naman pinagtrabahuhan yun eh. Wala kang effort na binigay. So, gift, the difference of wages and gift is yung wages, pinagtrabahuhan mo, yung gift, libre na ibinigay sa'yo. The exact word na ginamit po dito is the word charis. Yun po yung grace or gift. Sabihin niyo po, charis. That is grace. Undeserved gift or something that we do not work to have. Hindi mo siya pinagtrabahuhan at hindi mo rin siya ma-acquire. Ibig sabihin yung grace, hindi yan ibinigay sa'yo kasi masipag ka sa church. Hindi yan ibinigay sa'yo dahil part ka ng music ministry. Hindi yan ibinigay sa'yo dahil leader ka ng church. Hindi yan ibinigay sa'yo dahil pastor ka. Hindi yan ibinigay sa'yo dahil malakas ka galante ka magbigay kay Lord. We can't acquire it. Kahit anong effort mo, hindi mo makukuha yung regalong binigay sa'yo ni Jesus. Amen?
So, parang ano ito, no? Panahon ng pag-humble. Aba, teka. Minsan, feeling ko, dahil ako ay ang dami kong ginagawa kay Lord, dapat ibinibigay sa akin ito. Tandaan po ninyo, yung binigay po ni Lord Jesus sa atin, we can't acquire by good works. It is give, it is free. Hindi mo ito pinagtrabahuhan. Supporting verse from Ephesians 2. Sabi po dito, like the rest, we were by nature deserving of wrath. Galit, puot. By nature, dahil tayo po ay gumagawa ng masama, puot ng Diyos ang sa atin. Dahil naman yung salitang but. But, because of His great love for us. Ano pong ibig kong sabihin? Pag narinig niyo po yung salitang but, kakalimutan na natin yung puot, yung galit. Because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgression. Binuhay tayo ni Kristo kahit na tayo'y patay sa pagkakasala. It is by grace you have been saved, and God raised up with Christ and seated us with Him in heavenly realms in Christ Jesus, in order that the coming of age He might show the incomparable riches of His grace expressed in His kindness to us in Christ Jesus. For it is by grace you have been saved through faith. This is from yours, not from yourselves. It is a gift of God, not by works, so that no one can boast. Hindi dahil mabait ka. Hindi dahil masipag ka. It is all by the grace of God. Sabihin mo sa kalapit mo, hindi yan dahil mabait ka. Hindi yan dahil masipag ka. Lahat yan ay regalo ng Diyos. Nakukuha po ninyo? Okay, nainonote po ninyo. Ibig sabihin ng gift o ng grace, gift and grace sa Bible, iisa po yun. Okay? So yung regalo, ano daw yung regalo? Tingnan natin yung next. But the gift of God. Saan daw po galing yung regalo? God is the one who gave this gift. Hindi po si pastor dyan. Hindi din po yung Church of Christ. Hindi yun yung mga ninuno natin. Sino po nagbigay ng regalong ito? Si God. So kung meron kang pasasalamatan, hindi si pastor. Hindi kung sino mang tao. Si God ang nagbigay ng libreng regalong ito. God is the one who gave this gift. He did this out of His great love for us. Bakit? Pag po kayo binigyan ng regalo ng inyong mga magulang, ano pong iniisip po ninyo? Bakit po kayo binigyan ng regalo ng inyong mga magulang? Eh, siyempre, magulang ko yan eh. Mahal ako niyan. Pag po kayo binigyan ng regalo ng inyong pong asawa, ano pong ibig sabihin nun? Siyempre, may ginawa siyang kasalanan. Joke lang. May regalo kasi may ginawa kasalanan. Hindi po. Pag binibigyan ka ng regalo, it is because of love. He loves us unconditionally. Bagamat ang deserve kong bayad ay kamatayan, binigyan ako ng Diyos ng regalo. At ano po yung regalo po na yun? No, ako'y naging Christian, na-promote ako sa trabaho. No, ako'y naging Christian, nagkaroon ako ng maayos na buhay. Is that the really best gift of the Lord? The gift of God is yung pong eternal life. Tingnan po natin. The gift is eternal life. Sabihin niyo po, eternal life. In explanation, buhay na walang katapusan. The word life, alam niyo po sa Greek, sa Greek po, yung salitang life is dalawa. Bios, tsaka zoe. Bios, dun po kinuha yung salitang biology. Zoe, yun po yung ginagamit sa Bible. Ang ibig sabihin po ng zoe is quality of life. So, yung sinabi ng Diyos na eternal life, it is the quality of life. Hindi ka lang basta nagsusurvive sa buhay, but you are living the life intended by God. Life without pain,
life full of joy and eternal life starts when we receive this gift that God has given us. Ang langit po, unti-unti na ninyong pwedeng maramdaman dito sa lupa. Kapag binigay din po natin ang ating pumbuhay sa Panginoon. Kaya isang Kristiyano, dapat hindi natatakot mamatay. Bakit po? Compared to the life that will give to us ng Panginoon doon sa langit, ang dami nating kanta. Doon, alam ko yung isang kanta, hindi na kailangan ng araw. Di ba? Yun yung mga nararanasan natin sa langit. Sa langit po, wala nang iyak. Sa langit po, wala nang lungkot. Sa langit po, wala nang pagod. Sa langit po, puro kaligayahan. Sino po dito ang gustong laging maging maligaya? Doon po lahat yun sa langit. Hindi ho ninyo yun matatamasa dito sa lupa. Kahit anong gawin ho ninyo, kahit anong dami pong material na bagay, yung ligaya na gusto po nating matamasa, doon lang po yun sa langit. Initially, meron po yun dito. Sabi ni Pastor Justin, kay Jesus mo lang mararamdaman yun. So apart from Jesus, there is no experience of heaven on this earth. It is the gift of God binigay sa atin ng Panginoon. At itong regalo po na ito, yung last word, is in Christ Jesus, our Lord. We can only have this life if we surrender all our sins to Jesus and make Him Lord of our lives. So pag kinukwento ninyo, tanungin kayo ng inyong kaibigan, paano ko naman makukuha yon? We can only have this life if we surrender all our sins to Jesus and make Him the Lord of our lives. Gawin mo siyang Panginoon. Kapag ikaw ay nagsisi, kapag ikaw ay nagbabautismo, kapag ikaw ay ginawa mong Panginoon si Jesus ng iyong buhay. Jesus did this by giving His life on the cross. He died so that we can have life. Yun po ang ibig sabihin nun. Ang bayad po sa atin, dapat kasalanan. Pero, ang regalo ng Diyos sa atin ay buhay. Paano? How to acquire? It is through Jesus Christ. 1 John chapter 5, verse 11 and 12. Ito po yung binasa natin kanina. And this is the testimony. God has given us eternal life. And this life is in His Son. Nasaan daw po yung eternal life? In His Son. Sino po yung anak? Wala ho sa Dabaw yon. Nasa langit na po yon. So yung anak niya ay walang iba kundi si Kristo. Hindi mo ito makukuha sa religion. Hindi mo ito makukuha sa pastor. Hindi mo ito makukuha sa pamilya. Makukuha mo lang daw ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. Acts chapter 4 verse 12. Walang ibang pangalang ibinigay sa atin para tayo maligtas liban sa pangalang ano daw? Jesucristo. Yeah, the only answer in life is Jesus eh. 'Di ba? Ibig sabihin, whoever has the Son has life. Ang ganda ng sinabi ni Juan. But whoever does not have the Son does not have life. Kung walang Jesus Christ sa buhay, wala ding buhay. Walang quality life. Kaya isipin po ninyo, isang buong araw, hindi mo man lang kinausap si Lord Jesus, anong quality ng buhay meron ka? Malinaw na binanggit ni Apostol Juan, whoever has the Son has life. Paano kung hindi mo sinalin si Jesus sa buhay mo? Paano kung tuwing Linggo ka lang bless? Paano po yung bukas? Paano kapag nagplano ka ng business, nagplano ka ng pamilya, hindi mo isinali yung anak? Masaya kaya ang maging magulang? Masaya kaya ang pag-aasawa? Masaya kaya ang maging anak? Nag-ministry ka, in-involve mo ang sarili mo sa paglilingkod sa Panginoon, hindi mo isinali si Jesus. Pwede po ba yung pastor? Oo. Yung naglilingkod ka kay Lord pero hindi naman talaga si Lord yung pinaglilingkuran mo. Pwede po yun. Yung nagmi-ministry ka pero wala ka kay Lord Jesus. Isalim mo si Jesus to experience the quality of life. So malinaw po ba yung pinag-aaralan natin? Gamit lang ang isang verse, lahat ng kinakailangan natin to share the gospel na andito na.
Kaya isa pang verse ang babasahin po natin. 1 Timothy chapter 2 verse 5 and 6. For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all people. This has now been witnessed to at the proper time. Iisa lang ang tagapagmagitan. Walang iba kundi si Jesucristo. Hindi ang asawa mo, hindi ang pastor mo, hindi kung sino mang tao, ang tagapagmagitan natin sa Panginoon, sa Diyos, walang iba kundi si Kristo Jesus. Yan ang dahilan kung bakit nananalangin tayo in Jesus' name. Bakit? Kasi without the name of Jesus, hindi makakarating yung prayer mo dun sa taas. Balikan mo yung Romans 3:23. Short niya eh. Ngayon, dami mong prayer. Babato mo kay Lord. Hindi kailanman aabot yung without the name of Jesus. That is why when we pray, Lord, we ask this in the name of Jesus. Amen. Eh, iba naririnig ko, ano? Kung meron man dito nagpe-pray, diretso amen. Huwag ko kayong mananalangin ng ganon. Hindi mo maririnig ni Lord yon. Lahat po ito, dinadalangin namin sa iyo. Amen. We ask this, your will be done in the name of Jesus. Eh, lahat ng ginagawa mo dapat in the name of Jesus. Kapatid, minsan ako, gusto ko po maging honest sa inyo. Sa mga ginagawa po ninyo, kaninong pangalan po yung pinagmamalaki ninyo? Pangalan namin yan. Pride namin yan. Di ba dapat pangalan ni Jesus? Kaya nga tinawag tayong Christian na andun yung salitang Christ. Pag tinanggal mo si Christ, ano po may iwan? I-A-N. I am nothing. Without Jesus, wala pong kwentang po ang buhay. Kaya sana po, dito sa counting lesson na itinuro ko po sa inyo, na inay-note nyo po ninyo, na equip po tayong lahat. Ngayon, may kakayanan na tayo na ma-share po ang gospel sa ibang tao. Amen po. So, palakpakan po natin si Lord. Gamitin po ninyo ito bilang isang skill na binigay sa atin ni Lord. Tomorrow, the next day, pwede na akong mag-share ng gospel gamit ang Romans 6:23. Let us all pray. Lord, maraming salamat po sa pagtuturo sa amin kung paano namin pwedeng ipahayag ang mabuting balitang ito na binigay mo po sa amin na si Jesucristo lamang ang Panginoon. Lord, salamat po sa sulat ni Apostol Pablo. Sa isang portion po ng sulat ni Apostol Pablo na pwede namin pagkuhanan ng mga mensahe upang may bahagi po namin sa mga kaibigan namin, kamag-anak po namin, kasama namin sa trabaho at sa eskwelahan, ang magandang balita tungkol kay Jesucristo. Sana po hindi kami mahiya. Sana po ay huwag na kaming magdalawang isip. I-grab po namin ang opportunity na makapaglingkod sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit kami po ay pupunta sa langit. Kasi meron pong nag-share sa amin. Kaya Lord, turuan mo po kaming huwag maging madamot sa kaligtasang ito. Bigyan mo po kami ng lakas ng loob na may bahagi ito. Mahal namin ang aming mga kaibigan. Mahal namin ang aming mga magulang. Mahal namin sila. Kaya kung meron man kaming may bibigay sa aming pong mga mahal sa buhay, ay walang iba kundi ang kaligtasang nagmumula tanging sa pangalan ni Kristo. Kaya tulungan mo po kami. Ito po ang aming pong panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Ngayon po, dahil sa ating pag-aaral ay ganoon, baka po merong tinamaan dito na hindi pa't nakakakilala sa Panginoon. At dahil sa iyong narinig na mabuting balita tungkol kay Jesucristo, na tayo'y pupunta sa impyerno pero merong Kristo na nagbigay ng kanyang buhay, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon upang matanggap ang libreng regalong itong kaloob ng Diyos. Kaya kung meron po ang nandito sa taas o nasa ibaba o nanonood online na hindi pa tumatanggap kay Kristo, habang inaawit po ang awiting ito, maaari po kayong lumapit sa ulahan at tanggapin siya bilang iyong personal na Panginoon at tagapagligtas. At ang pangako ng Panginoon, sa pagkakataon at tanggapin mo siya sa bautismo, kapatawaran ng iyong mga kasalanan at ang pag-asa ng buhay na walang hanggan.
Kapatid, malungkot ang buhay kapag nabubuhay sa kasalanan. Isuko mo na ang iyong buhay sa Panginoon. Lapit na at sa kaniya ay ligtas ka kay Jesus. Dulog na ang ating konsentrasyon, ang ating dedikasyon upang pakinggan natin ang mga salita ng ating Panginoon sa banal na hapunan na naaalalahanin natin ang pagkamatay ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Samantalang kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinagpirapiraso at binigay sa mga alagad. Kunin niyo ito at kanin, ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang saro, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Uminom kayong lahat nito, sabi niya, sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na nabubuhos dahil sa marami sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo na hindi na ako iinom itong alak mula sa ubas hanggang sa araw na ang bagong alak ay inumin kong kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. Tayo po'y muling manalangin. Kataas-taas naming Diyos, Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Marami pong salamat sa mga mensahe na aming narinig mula sa pulpito, Panginoon, mga paalala na kahit anong gawin po namin, sapagkat kami makasalanan, hindi namin mararating ang langit na bayan, Panginoon. Ngunit dahil sa pagdakilang pag-ibig mo sa amin, ibinigay mo sa amin si Kristo Jesus na siyang tumubos sa aming mga kasalanan. At Panginoon, sa pagdako po namin sa pag-alaala, sa banal na hapunan, nagpapasalamat po kami sa
biyaya ng grace na ibinigay niyo po sa amin. At sa mga alaalang ito, Panginoon, patuloy namin dinadalangin na pagpalain mo po ang tinapay at ang saro na amin tatanggapin, mga reminders po sa amin ng sakripiso na ipinagkaloob ni Hesus Kristo, Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain mo po kami magsisitanggap, Panginoon, at nawa ay maging karapat dapat kami, pakalinisin po po ang aming mga puso at aming mga isipan mula sa mga kasalanan na aming nagawa, nasabi, naisip, Panginoon, at nawa patuloy naming panghawakan, Panginoon, ang pag-asa na nagmumula kay Kristo Jesus, Panginoon, upang kami ay patuloy na mamuhay ng naaayon sa iyong mga turo at aral. Panginoon, nawa po ay ang inyong kalooban na mangyari, hindi sa amin. Ito lang po aming samot na langin sa pangalan ni Kristo Jesus.
magsitayo po tayo. Basahin po natin ang 2 Korinto 9:10. At ang nagbibigay ng binisan, mag-asik at ang nang tinapay na pinapagkain ay magbibigay at magpaparami ng inyong bini upang iasik at magdaragdag ng mga bunga ng inyong katuwiran. Yamang kayo pinayaman sa lahat ng mga bagay na ukol, sa lahat ng kagandang loob na magsisigawa sa pamamagitan namin ng pagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat ang pangangasiwa, paglilingkod nito ay hindi lamang tumatakip sa pangangailangan ng mga banal, kundi naman umaapaw sa pamamagitan maraming pagpapasalamat sa Diyos. Purihin ang Diyos sa pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Natin ng Panginoon. Nadako po tayo sa ating mga announcement. Ayan po. Na-revise po natin last week ibang itsura. Ngayon yan na po yan. Ang mangyayari lang doon sa tabi ni Pastor Charles, bibilugin lang natin para maging kagaya ng ating harapan. Nung webis may makulit na kapatiran eh. Kinukulit ako maigi eh. Sabi niya, Brother Roddy, magkano ba yung isang poste eh? Pagkatapos kanina, may marites kaninang pastor. Sabi niya, pa, alam nyo, ito pala yung visa, no? Hindi pala lahat ng marites. Eh, pangit ang balita. Sabi ni John, pa, mainit po si Brother Romet? Oh, bakit? Abay, si Pastor Elmo na ibibili ng motor?
Ibang klase. Asa si Brother Omet? Ayun. Ay, kaya pala mainit nung Webes. Tanong ng tanong. O ngayon, nag-analyze na po ako ng mga column. Magkakaroon po pa ng dalawang column doon sa tapat ng pinto kasi ang balita ko nung nakaraan ay si Pastor Charles ilalagay natin sa ilalim para malapit na sa lupa. Biglang nagbago po ang ating perspective, sa itasa po siya. So, ibig sabihin, pag pumasok kayo sa team muna, ganito-ganito ang mangyayari. So, pag may stage, wala na si Pastor Charles sa ilalim, nandun na siya sa itaas. Brother Omet, ang poste pong tinatanong niyo sa akin, yung walong poste sa harapan, ang analysis po, no, analysis structural, 8,000 po kada isang poste. Tapos yung pito doon sa likod, 7,000. Dahil magkakaiba po yan. Dapat hindi ko na ibabalita yan. Nagmarites sa akin yung pastor kanina. Pa, mainit si Brother Omet. Grabe ka magmahal sa pastor, ha? Tinalo mo ako ngayon, ha? Pero hindi ko po i-challenge yung pagbili ng motor. Baka big bike ang mapupunta kay Elmon. Hindi nung kaya mong magmotor. Tama na yung click na sinasabi mo. Brand yung Honda Click? Ibang klase. So, may 40,000 na si Pastor Elmon. Sabi ko, baka naman dyan, mahirap ang paghuhulog yan. 8,000 tinatanggap ng pastor natin. So, hindi ko kayo cha-challenge. Magbubuan-buan yan. Pero bukas, bago bumili, dadang kayo sa akin, ha? Para malaman ko yung specs ng motor na yan. Baka ang tambot yun yan, nasa harapan. So, sa isang linggo po, ka, ibibigay natin yung pinaparas ko. Sige, kapatid na... Ang gumuguhit po ng ating atimunan, Church of Christ, kapatid na Nathaniel Lucido Umali. Pamangkin ni Sister Eileen Umali ng Magdalena Church of Christ. So, minessage ko kanina para alam niyang nandito ako sa church ngayon. Pastor, Brother Nat, apurahin mo dahil dapat madala na ng mga taga-atimunan sa Sunday, pag-uwi nila, yung pong A3, ibig sabihin, blueprint, para maabiyad na nila yung... At pagkatapos po ng anniversary, magkakalat na po yung mga bakal na gagawin natin ditong asimbulin. Dito natin iipunin lahat para mabuo na. Brother Omet, uulitin ko po, 8,000 yung 2, 4, 6, 8, 8. Tapos 7,000. Hindi ko sinasabing iyo lahat, John. Hindi ko sinasabing iyo lahat. Pag-umpisa po niyan, kagaya nung ginawa natin, ultimong isang tabong buhangin, lalagyan ko ng presyo dyan. Maliwanag, Brother Omet? Ibang klase ka, ha? Wala. Alam niyo si Pastor Elmo. Abay, tinalo yung mga pastor natin. Brand yung Honda Click ang ibibili ni iba ka magmahal sa pastor. O, purihin ng Panginoon. Alright, so ito po. Ayan, good morning po sa ating lahat. Ako po yung representative po ng youth para po mag-announce po ng ilang mga detalye regarding po sa ating fun run and motorcade para sa darating po na April 13. So, yan po yung may changes. Bali, ang call time na po natin ng ating fun run para po sa mga gusto pong sumali, tumakbo, and makisaya po is 5 a.m. na po. Then, dun din po, saktong 5 a.m. magsa-start po yung registration natin kasi need po nating isulat yung mga pangalan ng tatakbo. Then, after registration po ay yung pagsasama-sama ninyo po and message na rin po, program na rin po para sa ating fun run. Then, ang fun run proper po ay magsa-start exactly at 5:30 a.m. Dun na po... tatakbo yung mga kasali po natin sa pagtakbo. Then after po nun, immediately after fun run po ay kainan po. May breakfast po na inihanda ang ating kapilya para po sa mga kasali natin. Then 6:30 a.m. po ang call time natin para po sa lahat po. Dahil lahat naman po tayo ay sasali sa ating motorcade. And preparation na rin po natin yon. And exactly 7 a.m. po ay magsa-start po ang motorcade proper. I-re-remind din po namin kayo na sa motorcade po natin ay may hawak po kayo na balloons and flyers po. Hindi naman na po mamamroblema ang bawat isa dahil nakipag-associate na po tayo sa presidente po ng ating mga auxiliary. Kaya alam na po nila yung gagawin. Naibigay na rin po yung budget sa kanila na inilaan po natin para sa balloons. And may tarpaulin po tayo. So yun po, ini-invite na lang po natin yung ating mga churchmates po na may sasakyan, four-wheel man po, two-wheel, kasama po kayo sa motorcade natin. And syempre, yung mga
kapatiran po natin since ito po ay may parade din. Sama-sama po tayo per auxiliary. Then, after po ng motorcade natin, dito pa rin po tayo sa church yung diretso natin. And hindi po muna kayo aalis, hindi po namin kayo hayaang umalis dahil may mga activities pa po tayo after motorcade natin. At yun ay secret na lang po muna. Abangan natin yun sa Sabado. And yun, may mga invited din po tayo ng mga magpapasaya pa sa ating fun run and motorcade. Kaya ini-invite po namin kayo lahat. Sana po ay makiisa po tayo. Kagaya nga po na sabi ni Pastor John, parang mamimiss po natin. Ah, hindi po natin pwede na mamiss ito pong fun run motorcade natin. At the same time, yung atin pong church service para sa ating ika-120th anniversary. May dadagdag po kayo. Ayun po. Ayun po, mag-enjoy po tayo ng sama-sama. Maraming salamat po. Papanalangin po natin si Sister Jonah. Siya pa naman ang tagapanguna ng kabataan. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Panalangin niyo po at napataon yung teacher nito eh. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Kita niyo naman kung gaano kasipag itong batang to. Nagkataon lang na merong, ano tawag dito? Pre-boards ba ang tawag doon? Ha? Neng? Tama ba? Anong tawag doon sa gagawin mo sa Sabado? Pre-boards. Mock boards. Eh, mock board exam. Kaya nalulungkot yan. Ginagawa na niyan lahat ngayon kasi wala siya sa Sabado. Kaya panalangin natin, gagalingan niyan. Hindi ka papabayaan ni Lord sa gagawin mo. Anyway, ako naiyak na tuloy. Biro lang. Thank you. Anyway, so eto na. Ilang araw na po tayo. This is your gift to God. This is our thanksgiving to the Lord. All you have to do, kailangan lang po nandun kayo. Yun lang ang hihilingin namin sa inyo po, mga kapatid. Sa Saturday talaga, huwag na kayo tumanggap ng kung ano-ano. Eh kung nga lang pwede namin kausapin yung teacher nito eh. Tsaka university sa, saan nga ba yun? Sa Lukban. Naku eh, magwewelga kami. De biro lang, ano po. So anyway, napakahalaga naman nun, pero hindi niya tayo iiwanan. Ang mga kabataan po, ginagawa nila yung part nila. Kaya mula sa senior, natatakbo mula dito hanggang istampa, kayo po ay magsipaganda na. Hindi, biro lang. At ang mangunguna sa inyo, si Sister Janet Villegas. Hindi, biro lang. Ano po? Kaya sa Sabado po, kung maaari po, yung mga gusto talagang sumama sa fun run, agahan ninyo. Pero yun naman sasama lamang sa motorcade ay dumating na kayo ng maaga. Alam nyo po ha, kung merong ipinagmamalaki si Kuya Odi kanina, ay ako po may pinagmamalaki din. Alam nyo po bang sa Sabado ay may mga special na breakfast tayo? Ano po ha? Yun kung anong makayanan. Pero yung breakfast na yun, alam nyo ba, ibigay yun ng isang may birthday? Imagine! Aba, talaga naman ang Panginoon. Ay, sa kanyang malalaman, sabi nga niya, secret eh. Kaya dito, usong-uso ang Marites. Kaya, ang ibig ko lang po sabihin, let's make this a very, very memorable, happy experience, not just for us, but for the Lord. Kaya, lagi ko nga sabihin sa inyo po ha, yung mga wala pang t-shirt, aba, ay sadyain nyo na. Ngayon, doon naman po, sa mga walang t-shirt, eh, wag na kayo magdamit. Hindi, biro lang po. Ano, ha? Sa mga walang t-shirt, siguro magsuot na lang ng puti. Ano po? At tandaan, anong sinabi ko? Ang short ay bulaklakan. Hindi, biro lang. Hindi, kung ano man po ang mga komportable sa inyo. This is our very first time na gagawin natin ulit. Kaya po, sa fun run na yan, yung pong after ng fun run, meron tayong short fellowship, activity, pasasalamat. And then, tandaan po ninyo, yung susuot nyo sa Sabado, yung pong isusuot nyo sa Sabado, after the fun run and motorcade, siguruhin nyo lamang na okay lang mabasa. Uy! Okay, Marites yun. Secret na lang ulit. Okay? So, again, number one. Number two, pagkatapos po ng ating pong activity sa umaga, kayo po'y magpahinga na. Ano po? Spend your time with your family, mag-lunch kayo, kasi babalik tayo. Ito yung pinakamahalagang bahagi po ng ating bayanihan. Kung po pwede po, hindi ko na kayo uobligahin, pero ang lagi nyo pong isipin, ano yung may tutulong ko. Because magbabayanihan po tayo ng ibang mga gamit natin na dadalhin sa Central School.
mag-aayos po tayo. Siguro i-announce lang natin kung ano yung time siguro. Kasi yun pong time na yun, pagdadala ng mga nirent nating tables and chairs, pag yung ating pong team creative, na tunay po na naghahanda na itong parang replica ng ating pong harapan ay may balik natin doon. Maaring ang ating upuan at ay ilalagay natin doon para magmukhang Little Capilla, ang Central School. At pinaghahandaan po yung pinakamagandang backdraft na gagawin natin. At higit sa lahat po ay magbayanihan tayo. Dalawang araw lang, Sabado, Linggo. Ibigay na natin to sa Panginoon. This is the birthday po ng Lilu Church. Huwag na kayong tumanggap po talaga. Give it all to God. And lastly po, dun sa gagawin natin, sabi ko nga po, ang Lilu po ay maghahanda ng humigit-kumulang. Kasi gusto natin ay lahat ay mabusog din naman at makakain. Humigit-kumulang ng mga around 600 people. So, wag nating sayangin yun. Ano po? Isama natin, wag naman sobrang-sobra, ha? Biro lang. So, wag po nating sayangin yung kaloob ng church, ng Panginoon para sa atin at magsasalo-salo po tayo ng isang masarap na pananghalian. Kaya po, isama ninyo ang inyong pamilya para maramdaman nila mula sa pinakabata, sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, gaano kahalaga na we belong to the Lilu Church of Christ and we would like to thank our Lord as a community. Okay? So, yun po, sa mga Dorcas, Gideons, Giacono, Giaconesa, mga matatanda, hanggang gabi po tayo doon sa Central School, hanggang sa may ayos natin, may kasalahat, para kinabukasan wala na tayong masyadong iintindihin. I-welcome lang natin ang ilang mga bisitang darating. Number one is mga taga-Timonan. At kung meron pang mga ibang bisitang darating po, i-welcome natin. Kaya pakiusap na lang sa mga Giacono, Giaconesa, Team Cafe. Lahat po tayo ay magtanong na, makibahagi tayo doon. And lastly po, since birthday ng Lilu Church of Christ, para sa Panginoon, siguro it's about time, Kuya Odi, na hindi masamang magkaroon tayo ng araw ating special anniversary offering. Di po ba, no? So, lahat ng ito, gawin nating special. Okay? So, sa Sabado po magkita-kita, and then sa Sunday, please, ay walang mahawala. Okay? Last, isa pa ha, kung kayo ay pag napunta sa okasyon, ay kayo nagbibihis ng maganda, why not ibigay naman yung Sunday's best? Because meron po tayong official videographer and photographer na nandun. So, kung gusto nyo maganda sa picture, edi, magandahan nyo na yung damit nyo. Okay? So, para maganda. Kasi kami pong mga elders po, baka kunin na namin mamaya o bukas, yung amin pong pinatahi na barong na may biak sa likod. Hindi, biro lang. Biro lang. Biro lang. So, ang ating pong paghahandaan, kaya yun pa lang, ipaghandaan na natin lahat. Ha? Isama natin. Ano pa ba nalimutan ko? Yes? Meron ba? Yan! Parating na po. Yan ha, kita nyo po ha. Parating na po. Bagong luto. Yung pinaghirapan ni si Brother Azaril at ng mga young pro, maraming salamat. Gawa na po, napakaganda po. Ayoko nga buksan kagabi eh, pero si Kakay makulit eh. Hindi ko bibigay sa inyo yan. Baka po ito ay sa Saturday ibibigay. Ano po, Saturday, sabi ni Brother Azaril. Ang ganda po niyan. And then yun, nakita niyo po, no? Kasi ina-anticipate na namin, yun pala yung nalimutan ko. Ina-anticipate natin na Central School, hindi naman aircon yan. Nagbigay na kami ng aircon. Ano po, so meron po tayong aircon na konting fundraising lang, special commemorative fund by Concepcion Industries. Biro lang, ano po. Meron po tayong souvenir fund, pero konti lang yan, 100 pieces. Simpleng fundraising ng mga young pro, 50 pesos lang meron na kayong aircon, ano ha, at commemorative. Yung harap niyan, yung po ang pinaka poster natin at nandiyan yung pangalan ng mga speakers natin at pag yan ay binaligtad ninyo, nandiyan naman yung ating theme song. So ang ganda, 'di ba? May ribbon pa pagkatapos ng anniversary, pwede niyo ilagay sa buhok. Talagang very very useful 'yan. Yung mga namamaypay, tsaka pagpunta niyo sa summer, meron kayong picnic, pwede yan pampaypay sa mga inihaw. Kaya po, samantalahin niyo na, 100 pieces lamang 'yan, 50 pesos. Okay po? So muli, maraming salamat. Magkita-kita tayo sa Sabado at sa Linggo. All praises be to God. Alright, thank you po. So, we are all excited po doon sa celebration natin. Malimutan ko nga pala ha. Pasensya na. Sabi nga ni Brother John, alam niyo po kahapon, ay napakaganda ng sound system. Ako po yung nanghinayang eh. Ba't hindi ko sinamantala yung pagkakataon na yun? Kung bakit naman ang mga taga-Laguna sa sobrang abala, pero hindi nakalimot mag-special number ba?
talagang di namin napagandaan. Nalimutan na namin sa sobrang pagkakaabala po ng lahat. Kami lang walang special number na brother dyan. Naisip-isip ko, di pa ako kumantay. Sayang. Alam niyo kung bakit? Kasi napakaganda ng sound system. Ay talagang doon sa hall na yon, kung talagang, talagang nangihinayang ako, nanay, talaga. Sunado na nanay ko, sabihin na nanay ko, kumanta ka, pero lang, no? Pero sayang talaga, hindi ko, ngayon ko na-realize, sayang eh. Kaya, anong ibig sabihin? Sa Sunday, yung pong ating Sunday lunch, yun ay open mic session. No, ganda ha? Open mic session yun. Ibig sabihin, yung mga gusto mag-special number, yung mga banda, pagandain na natin, sinasabi ko yung kay Brother Friday, samantalahin yun, pati yung mga setup ng musical instruments ay medyo maganda. Kaya, minsan-minsan lang to, gawin nyo na. Kaya Kuya Odi, Kuya Buji, nandiyan si Kuya Buji, o yung kanta nyo na matagal lang iniintay, i-prepare nyo na po. So, napakaganda po yung mga babate at saka yung pang mga tutulong magpe-pledge pa eh hindi ko kayo pipigilan. Yung gusto magpa-ice cream ng piano na dirty ice cream. Eh, hindi ako nananawagan na hindi po ako nananawagan sa mga gustong mag-offer ng dirty ice cream para masarap at mainit, ano ha? So maraming salamat ulit. Okay, thank you very much po. At kung makikita niyo lang po itsura ng ating dalawang MC kapon para sila magko-concert. Grabe ang itsura nila. Para may concert talaga sila kapon. Kaya yun po ay ano concert talaga yun, yung convention na yun. Porchop duo. Kada special number po dun sa convention kapon, tatlo ng tatlo eh. Tatlong kanta ng tatlong kanta. Sayang. Opo, wala po. Alright, so ito po ang ating release po ng souvenir program po natin. Sa Saturday po yan, after ng fun run. And then yung t-shirt po, pwede po kayong kumuha mamaya doon sa mga nag-veil ng ating commemorative t-shirt. At yung pong mauubusan, pasensya na po kayo sa Miyerkules na po ulit. Yung ano, kasi parating pa lang daw po ngayon yung t-shirt. So, mamaya pwedeng kumuha, das sa Wednesday po ulit, pwede po ulit kumuha ng ating commemorative t-shirt. Alright, so bago po natin ituloy po itong balitang ito, so, regarding po sa ating anniversary, galing po sa ating mga diakono at diakonesa, ay mangyari po na magsuot ng inyo pong uniform. Okay, so yung mga uniform po ninyo, isuot po ninyo. At yan po ay gagamitin sa Sunday. And sa regarding naman po sa ating Sunday School Department, alright, so wala pong Sunday School next Sunday sa ating anniversary because ang ating po mga teachers and staffs ay makikiparticipate sa ating program and at the same time ang ating po mga bata ay magbibigay ng special number. So, yun po ang ating balita sa Sunday School Department and right after po ng special number pinapanawagan po sa mga magulang ay kunin nyo daw po ang inyong mga anak. Bantayan po ninyo. O nyo po, ayan, takbo na takbo. Ayan, so yun po ang ating, ano, ang ating balita coming from our Sunday School Department. At ayun po ang ating balita tungkol sa upcoming church anniversary po natin. Ang ating pong Board of Elders meeting ay sa April 20. Sabado po ito, alas 8 po ng umaga. Ayan, so ito pong ating provincial convention. Ang ating na pong church choir ay magbibigay ng tanging bilang sa ating pong provincial convention with a theme connected sa May 4 na po ito. At hindi ko po alam kung na-update tayo dun sa venue pero alam ko po meron ng venue po ito. Kasi to be announced pa rin ng venue na nakalagay sa poster. Pero alam ko po na sa school, ano? Sa school, isang school po sa Kalamba. So, yun po yung venue po natin. Alright, so ito po, ang kagaya po na ibalita ni Brother Roddy kanina, ay atin na pong pinapasimulan po ito, malapit na po. So patuloy po sana nating tugunan financially yung ating pong pangangailangan po dito sa pagtatayo po natin
para sa Panginoon ng kanyang bahay-sambahan po sa dako ng Atimonan, Quezon. At para po sa ating mga kapatid na nasa online at nasa malalayang lugar, you can send your offering po through our GCash. Huwag niyo lang po kakalimutan ang resibo na i-forward po kay Sister Dori Shin. Ganon din po sa ating mga kapatid na continuously ay nagpapagaling. Una po sa panalangin, suportahan po natin sila at sa pinansyal na kanila pong kailangan sa kanila pong pagpapagamot. At yun po ang ating, meron pa daw pagdagdag balita. Tayo lang po natin ang isa pang announcement. Ayan, so ito po ay, ito po ang ating National Convention. Nagaganapin po sa General Santos City. GSC Gymnasium, Lagao, Jensan. Sa darating po na July 26 to 28. Ayan, so kahapon po, binalita po ito. Now is the time. At ang registration po ay 200 pesos only. Kaya po sa mga gusto pong dumalo, ay mag-book na po kayo ng ticket po ninyo papunta ng Jensan. Dahil mahal pa po ang ticket. Hagaapan niyo po. Alright, so yung mga gusto pong umattend sa ating National Convention, so bilang pagsuporta po sa ating CACD at sa host po natin sa Mindanao, kaya po unay panalangin po natin sila sa katagumpayan ng kanilang preparation at para sa Panginoon. At yun po ang ating mga balita. At kung wala na pong ibang dagdag balita, tayo pong lahat ay tumayo. At tinatawagan po natin dito sa unahan ang mga kapatid natin. May Thanksgiving prayer. E tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito at kami po ay lumalapit po sa iyo upang ipagpasalamat ang kaarawan po ng aming mga kapatid ni Sister Telma Orisa, ni Sister Oring, Sister Gloria, at Sister Len. Salamat po sa kaarawan na patuloy mong pinagkaloob po sa aming mga kapatid po na ito. Dahil ikaw po, Panginoon, ang kaloob ng buhay po sa kanila, kaya kalakip ng aming panalangin na ito ang ibayong lakas, una sa kanilang pananampalataya, pangalawa sa kanila pong physical na pangangatawan, na ilayo mo po sila sa anumang mga sakit, anumang mga karamdaman, at patuloy na magamit ang kanila pong buhay sa paglilingkuran po sa iyo. Panginoon, dinadalangin po namin na ikaw po din ang tumugon sa dalangin ng kanila pong mga puso ayon po sa iyong banal na kalooban. Salamat po, Panginoon, sa kanilang buhay at mapuno nawa sila ng pasasalamat at ng iyong pagpapala. Ito po ang aming pundalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Bati po natin ng magandang umaga ang ating mga kapatid. Good morning po. At manatili po tayo nakatayo sa pag-awit po natin ng ating closing song.
nation. I call to those who swear allegiance to the cross of Christ. I call to true humility to live our lives responsibly, to deepen our devotion to the cross. Sober, moving only in the Spirit, as aliens and strangers in a host of warring lands. The message we're proclaiming is repentance and forgiveness. Lord our God is the heartbeat of our mission, the spring from which our service overflows. Across the street, all around the world, the mission's still the same. Proclaim and live the truth. By the passion of the flame, spilling light unsparingly throughout the dark and gloom. Let us learn to know Him deeper. Let us serve His flaming bright. Street all around the world, the mission's still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. The Lord our God is the heartbeat of our mission, the spring from which our service overflows. Across the street, all around the world, the mission's still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. The Lord our God is the heartbeat of our mission, the spring from which our service overflows. Across the street, all around the world, the mission's still the same. For proclaim and live the truth in Jesus' name. Tayo po'y sumandaling manalangin. Panginoon naming Diyos, Diyos ng kapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa inyong kadakilaan. Panginoon, tunay po na napakabuti niyo sa bawat sa amin, lalo tigit sa lahat, dito po sa bumubuo ng Little Church of Christ. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapala ng bawat buhay na naglalayong maglingkod at magpasalamat sa inyo. Salamat, Panginoon, sa lahat-lahat ng mga mensaheng nagpapalakas sa amin, nagtutuwid sa bawat sa amin. O aming Amang Diyos, salamat sa buhay na pag-asa na patuloy niyo ibinibigay sa bawat isa. Ang kahilingan namin, Panginoon, ay ang karagdagang pangtibay at tatag ng pananampalataya. Patuloy kaming makapamuhay na may pag-ibig at hindi nakasasakit na kasasama sa kapwa. At patuloy kaming humawak sa buhay na pag-asa na tunay po na mga bagay na hindi namin kaya ay kakayanin niyo pa do, Panginoon, ibigay sa amin kung ito'y para sa aming kabutihan. Muli, Panginoon, kahirami ng mga dalangin namin sa aming mga sarili,
para sa aming mga sariling pamilya, sa aming bayan, sa aming bansa, sa buong sandaigdigan, at lalo tigit sa lahat sa iglesia rito sa Diliw at sa lahat ng dako. Bigyan niyo po, Panginoon, ng pagdinig ang mga dalangin namin ito. Tulungan niyo po ang bawat isa na may ibigay ang aming mga sariling buhay, oras, kakayanan, kalakasan, kalusugan, sapagkat ito rin, Panginoon, ang muli naming hihilingin sa inyo. Pagkatiwalaan niyo po ang bawat isa sa amin ng higit pang malakas na pangangatawan, healing sa mga may sakit naming mga mahal sa buhay at mga kapatiran. Talus niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, ang aming mga pangangailangan, ang aming mga nararamdaman, ang mga sakit na tunay lang na kayo ang siyang magbibigay ng tugon at kagalingan. Ang lahat ng mga ito, Panginoon, ay aming pong kine-claim ang inyong provision, ang inyong providence, ang inyong tugon. Hindi kami magdududa sapagkat anong Panginoon, anuman ang gusto niyo na mabuti para sa amin, ay tatanggapin namin sapagkat ito ang inyong mabuting kalooban para sa amin. Sapagkat alam namin kung kami mismo sa mga buhay namin, sa pananampalataya namin, kung hindi kami, Panginoon, magpapabaya sa paglilingkod sa inyo, kahit kailan, lalo tigit sa lahat, hindi niyo kami pababayaan. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa aming naririto, pagpalain niyo po ang mga kaloob na ito, Panginoon. Lobin niyo po na hindi lang ito makasapat, kundi makahigit pa sa mga pangangailangan ng bawat isa, lalo tigit sa lahat sa mga misyon namin na ginagawa at gagampanan pa sa darating na mga panahon. O aming Panginoon, anumang mga dalangin na mayroon pa sa aming mga puso at kaisipan, nawa po'y maging kalooban niyo ito na maganda para sa buhay namin. Kaya, Panginoon, sa mga darating na sa araw ng buong sanlinggong ito, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin na nagsisipaghanap buhay. Dalangin namin na masumpungan namin ang lahat-lahat ng mga bagay na kakailanganin namin para sa sarili, sa pamilya, at lalo tigit sa lahat sa inyong banal na iglesia. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang darating na isang linggo, ang pag-celebrate po ng pasasalamat namin sa inyo sa aming pong 120th anniversary, Panginoon. Ito po'y para sa inyo at para sa bawat sa amin. Pagkalooban niyo po kami ng higit na magandang panahon. Lahat ng mga pangangailangan po namin ay tulungan niyo kaming matugunan. At ang bawat isa, ibigyan niyo ng kalakasan at kalusugan upang ang bawat isa sa amin ay naririto na magbubunyi at magpupuri sa inyong banal na pangalan. Lobby niyo po na ang lahat ay magkaroon ng katagumpayan. At alam namin, Panginoon, kagaya ng inyong sinasabi, kayo ang siyang magpupuno ng anumang kakulungan sa aming buhay, sa aming misyon, sa aming pananampalataya. Kaya sa oras pong ito, mga bagay na hindi na po namin kayang sambitin, ang lahat pong ito ay aming idinadalangin na may pananampalataya sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesu Kristong Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanpaman. Amen.
Meron. Kulang sa beach.